araw ng mga puso, kani-kanyang flex sa kanilang The One. Ang iba, todo post sa social media. Pero kung taga sana all ka lang sa mga pinagtagpo at itinadhana, hindi ibig sabihin ito na allats ka na pagdating sa usaping true love. Dahil may iba namang mas malalim na pakahulugan ang pagmamahal. Let's define, what is true love? Mula mismo sa mga sikat na artista, ang kanilang mga bubog, hugot, pati na ang kanyang mga forever. Tell all na ng mga stars dito sa Uso Pa Ba ang True Love? Pagdating sa love, wala nga raw sukatan. Pero ano nga ba ang pwede nating ipakahulugan sa tunay na pagmamahal? Lalo na kung in search ka pa rin sa iyong The One at halos third wheel ka pa rin sa mga taken mong kaibigan. Let's define true love. At ito ang say ng ilang celebrities na may iba't ibang hugot sa kung ano nga ba ang tunay na pag-ibig para sa kanila. Yung love, parang ano yan eh, para siyang wind. No? Para siyang hangin na hindi mo man siya makita, pero mararamdaman mo. Mahirap ng tanong yan actually eh. True love is yung kaya mo pa rin mahalin ng isang tao or may mga challenges kayo. True love is nakakawala ng iyong sarili. In a positive sense. Iba yung feeling na nagpupul sa'yo na that's the person for you. Love is security. For me, is parang siyang roller coaster. Love has no gender. Love is an indescribable feeling. Para sa akin, no, yung love na talagang sakop lahat yun, yung pagmamahal ni God. What time is it? It's almost midnight. Wala na nga raw mas masarap pa sa pakiramdam ng isang taong nagmamahal at minamahal. Yan din naman ang flex ng celebrity couple na sina Mateo Gudicelli at Sara Geronimo. If you ask me what love was 10 years ago, my answer would be different. Today, I'd say love is the most beautiful, the nicest, and the hardest. Third floor? Almost 10 years na ang kanilang relationship. At aminado si Mateo, marami rin silang pinagdaan ng mga pagsubok. You'll experience the best and the worst things in life, kumbaga. Because there's so many facets about love. I'm proud to say and happy to say I found that real love, the true love in my life, and which I cherish and learn from all the time. And every year as life goes by, kumbaga, the meaning of love evolves, kumbaga. Pero dahil sa wagas na pagmamahal, going stronger sa kanilang road to forever, mapapasara all. May Mateo Gudicelli ka na lang din talaga. Thank you, Tanya, for my loveful wife, to love and to hold from this day forward. At kung pagsubok lang din naman ang pamantayan kung gaano katotoo ang pagmamahal, ibang level din ang pinagdaanan ng TV host comedian na si Vong Navarro at kanyang asawa na si Tanya Bautista. Para makita mo yung true love, dapat makilala mo yung isang tao. Di pa pwedeng isang araw yan, dalawang linggo, isang buwan, dalawang taon. Para sa akin, time ang binibilang, taon ang binibilang para mas makilala mo ang true love mo. Mahigpit ding kinakapitan ni Vong ang pagmamahal ng Panginoon na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanya na magtiwala sa kapangyarihan ng pagmamahal na may kasamang pananampalataya. Truly, love conquers all. Yung true love, walang imposible. Kasi sa love, di ba, pantay-pantay yan eh. Walang mayaman, walang mahirap, walang gwapo, walang maganda, walang pangit. Para sa matalata ng Diyos, pantay-pantay. So ganun din sa true love. Hindi naman inakala ng komedyanteng si Smokey Manoloto na matatagpuan niya ang kanyang true love sa pagsapit ng kanyang golden age. Ako, I can safely say na parang true love ko rin itong kasama ko ngayon, yung girlfriend ko ngayon. Pipilitin ko talaga na makasama ko hanggang sa huling hininga ko. Huli man daw sa biyahe sa edad niyang 51, natupad ng komedyante ng programang Goodwill ang pinapangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya. August last year nang isilang ang kanyang anak na si Kiko.
ang nagpabago sa definisyon niya kung ano ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Ngayon ko lang naramdaman na ang bawat minuto na kasama ko siya parang teleserye na punong-puno ng pagmamahal. Basta bye. Para naman sa naging viral noon na si Tassel Girl na inakala ng lahat na sawi sa pag-ibig, for the happy life and happy wife ang peg niya. Pero para sa kanya, wala rin kapantay ang pagmamahal sa anak na itinuturing niyang greatest love. Iba yung love sa partner compared to love sa iyong anak. Sobrang different niya. When I had my daughter, iba yung love na na-feel ko para sa kanya, na parang lahat kaya kong kalimutan, even huminga, kaya kong hindi huminga para sa kanya. So that's that kind of love na incomparable talaga siya to any kind of love. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Hi guys, welcome back to Fun Fun Chang Ami for today's vlog. Ang radio at TV host na si Ami Perez o mas kilala nating Chang Ami, na madalas nating hinihingian ng love advice, may sarili ring definisyon ng true love. Based from my experience, no, naku, talagang dapat huwag magmadali. Huwag mong ipilit yung isang bagay na dahil gusto mo lang or because you're pressured na dapat mag-asawa ka na, dapat may jowa ka na. So dapat yun ang pinaka-importante. Huwag kang makinig doon, huwag kang magpadala doon. Kasi at the end, you will know and you will feel if this is the right person for you. Naniniwala siyang dapat hindi rin makalimutan ang self-love. Dahil sa true lang, bago natin hanapin sa iba ang true love na yan, dapat daw magsimula muna ito sa ating sarili. A woman going into the other journey ng buhay ko ng menopause na, ngayon I'm beginning to love myself more. Mas binibigyan ko ng love yung katawan ko, yung sarili ko, yung health ko, yung mental health ko. Yun yung mga love ko ngayon. Na feeling ko, nandun ako sa stage na yun kasi nabigay ko na yung love for my husband, for my children. So parang, ang tagal kong hindi nabigyan ng love yung self ko. So nandun ako ngayon sa ganong klaseng love. Diba? At hindi nga lang daw sa sarili, sa partner o pamilya natin matututunan ang kahulugan ng true love. And definitely not about politics. Sa true ba yan, Yorme? Pag-usapan naman natin ang pag-ibig. Oy, si Yorme talaga. So pagkatapos ng politika, nagbago na ba talaga ang pag-ibig mo? Wala na sa politika at nasa pag-aartista na? Hindi naman. I still continue to care. In showbiz kasi, well, it's my first love. Mas maraming portion na ikaw na yung to help the industry. May portion pa rin na kasama ka sa industry as an actor or artist. Parang nagdadalawang puso pa rin. Mahal mo yung public service, mahal mo yung showbiz. Scott Media. Saan ba galing ang salitang Scott Media? Anako, eto pala ang tunay na ipinapangalan kay Yorme o Isko Moreno ang Scott, na pangalan din ng kanyang apo. Scott Media ang kanyang bagong pinagkakaabalahan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang para sa iisang tao. Ito ay isa rin para sa advokasya o talagang hilig mo sa buhay. And yes, Scott ang bagong true love ni Isko. Ito ay isang digital content creator company na itinayo niya sa BGC Taguig. We produce content, create content for digital consumption. At the same time, this is your digital space or creative space. We offer this to creatives na magamit nila. I think that mga equipment naman namin, ganda, papasa sa broadcast quality. Parang dito ka in love ngayon. Oh, kasi kailangan ko... Parang it's a new romance. Oy, kasi siyempre yung mga mahal mo sa buhay, kasama mo. Diba? Si Patrick is my CEO, Frances and Joaquin is also an officer of the company. Kaya lahat ng mga opisina may pangalan. Yes. Sana all. Sana all. Kaya nakaka-Korina dyan sa mga pintuan na yan, di ba? So ano ang pakahulugan mo ngayon sa pagmamahal? When you love a person, you show care. And in fact, if there's ABCs of those, letter A is understanding. You're happy
understanding him or her. Then you care, then you show compassion. I think love is, talagang tingin ko, is equals to happiness. Eh. When you're happy, you're love. You love something, yeah? So when you're doing something and you're happy, you're in love with it. May iba't ibang mukha ang pagmamahal. May iba-iba ring antas kung ano ang true love para sa atin. Maaring iba ang definisyon para sa iba. Pero pagkakaiba man ang ating pakahulugan, aminin natin, iba talagang pakiramdam kapag natagpuan natin ang ating the one. Oras, panahon at pagkakataon. Yan daw ang matinding kalaban ng ating mga kababayan abroad. Ang masakit pa sa oras na mangailangan ang mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas, wala silang magawa dahil milya-milya ang distansya na nakapagitan na naman sa mga OFW at kanilang pamilya. Kahit sa mga special na okasyon tulad na yung Valentine's, wala sila sa tabi ng kanilang minamahal. Kaya bukod sa social media, eto na ang paraan para from here and everywhere, pwede nang iparamdam ang kanilang virtual love. Ngayong araw ng mga puso, paano mo maipapadama ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya? E paano yun kung wala ka naman sa kanilang tabi para sila'y mahalikan o mayakap man lang? Ito ang kadalasang tanong ng mga bagong bayani ng ating henerasyon, ang mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFW. Para sa pamilya, todo kayo dang karamihan, may pantaguyod lang sa pamilyang naiwanan. Isa na dyan, si Mike. 15 taon ng caregiver si Mike sa Amerika. Nursing ang kinuha niyang kurso dito sa Pilipinas. Pero dahil kapos sa pera ang pamilya, 2008 ay nakipagsapalaran siya sa abroad. Us growing up sa Pilipinas, we never have our own house. Tapos natigil lahat kami sa pag-aaral ng mga kapatid ko. That time, kailangan namin makatulong sa parents namin. There's times na nangungupahan kami ng apartment, tapos hindi kami nakakabayad. Hindi gawang biro ang paglipad ni Mike sa dayuhang bayan dahil ang baon niya dito ay ang kanyang pangarap na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Sa pagtitinda lang daw kasi ng sariwang isda sa palengke ng kanyang nanay noon, ang siyang bumubuhay sa kanilang 5 magkakapatid. Inintay ko si na mamang umalis around like 3 a.m., 4 a.m. kasi pupunta na sila sa palengke. Pag alis nila, doon pala ako matutulog. Mahirap kami talaga. Kaya gusto ng anak ko nung nakatapos siya ng pag-aaral, aalis siya, mag-aaral siya para bibigyan kami ng magandang buhay. Nang magkaroon ng oportunidad, kahit mahirap na mawalay sa pamilya, tiniis yan lahat ni Mike. There's a time na magkakasakit ka, and then siyempre inahanap mo pa rin yung isang kalinga ng isang ina. Kasi dito sa ibang bansa, ikaw lahat. Siyempre, namimiss mo yung iba, yung andyan yung nanay mo, nakikita mo siya. Buti na lang, high-tech na ang mundo ngayon. Kaya sa video call na lang niya na ipapaabot ang mga love messages para sa kanyang nanay. Sulit naman daw ang pagpupursige ni Mike abroad. Akalain niyong matapos ang 15 taong sakripisyo, napatayuan na niya ng bahay si nanay. Achieve, di ba? Pero hindi sa lahat ng oras umaayon ang tadhana sa plano ni Mike. 2019, nang gulatin siya ng balitang ang nanay niya sa edad na 63, tinamaan ng nakamamatay na sakit na endometrial cancer. Ayoko naman mahirapan yung anak ko, naghahanap buhay. Tapos sa akin lang napupunta yung kinikita niya. Pero maski ganun ang nangyayari, tinitiis niya yung lahat ng hirap doon sa trabaho niya, alang-alang sa akin. One time, like 1 a.m. in the morning here sa US, tumawag siya. And nag-iiyak siya dahil sa sakit, you know. Minsan alam mo yung bagay na naririnig mo siya, nararamdaman mo siya, pero wala kang magawa.
At hanggang ngayon, kinakailangan pa niyang magpa-radiation therapy para masiguro na ang cancer ay hindi na mauwi sa mas malaking trahedya. Halos milyon na ang inubos na pera para labanan ang cancer ng kanyang ina. Kaya ang ending, nagdoble kayod si Mike sa abroad. Every time na may mga celebration or event dito sa US, actually ginawa ko, nagbenta ako ng cassava cake. Tapos nagpapusa ako sa online para makita ng mga taga dito na sa mga kapapilipino na nagbebenta ako ng cassava. Sa tala ng PSA nitong 2021 ay nasa 1.7 million na mahigit ang ating mga kababayang nagtatrabaho abroad. Kaya malaki ang ginagampanan ng mga remittance center pagdating sa perang pinapasok at pinapadala ng ating mga kababayan mula sa ibang bansa papasok ng Pilipinas. Nitong 2022, inasahan ng pagtaas ng remittance flow ng Pilipinas sa 4% hanggang $38 billion. Magandang senyales ito sa pagbangon ng bansa matapos ang pandemya. Pero para sa mga kababayan natin sa abroad na tulad ni Mike, the struggle is real pa rin. Ang mabilis at smooth transaction pagdating sa pagpapadala ng pera. Bago nagpapadala ako, kahirapan siya dahil kailangan ko muna pumunta sa pagpapadala sa isang store. Minsan pagod ka na sa trabaho. You know, minsan nagsasara yung store ng about 8 o'clock p.m. Hindi ka na pwede makapagpadala. Hassle talaga siya. Minsan maghihintay pa ako sa day off ko para makapagpadala pa. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos. Pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi, yan ang iyong beauty routine. Dahil moderno na ang panahon ngayon, high-tech na rin ang paraan ng lahat kahit ng ating mga kababayan abroad. Ang pagpapadala ng pera sa oras ng kagipitan at pangangailangan, isang click na lang daw, okay na. Ang app na ito ang naging kakampi ng ating mga OFW para agad makatugon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito pala ang app na gamit ng mga Pinoy abroad para magpadala ng pera sa Pinas. Sa tulong ng remittance app na ito, napapabilis na ang pagpapadala ng pera ng ating mga kababayan abroad tulad ni Mike sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang SendWave ay isang remittance app na tumutulong sa ating mga kababayang Pinoy abroad na naninirahan sa US, Canada, UK, Spain, Ireland, Italy, Belgium at France para makapagpadala ng pera dito sa Pinas nang hindi nagbabayad ng remittance fee. At nasa mahigit 800,000 na daw ang gumagamit nito ngayon. Sa SendWave, meron pong tatlong options sa padala po ng pera. Kung gusto niyo mabilis ang transfer, ipadala niyo po yung padala niyo sa GCash. Diretso po ang padala and it only takes a few minutes. Pwede din po bank accounts diretso to over 30 major banks. Yung hintay po, it's only about 1 to 5 hours tapos nandun na yung pera. And then lastly, kung hindi naman techie yung recipient nyo, pwede din magpadala ng padalove sa cash pickup with many cash pickup offices as options. Sa SendWave po, palagi po walang bayad ang padala at mataas ang palitan. And meron pong kayong free credit sa unang yung padala gamit ang promo code PADALOVE. Kaya ang nanay ni Mike, hassle-free na din pagdating sa pagtanggap ng PADALOVE para sa kanyang pang-radiation therapy. Mabilis kapag nagpapadala sa SendWave, agad-agad namin nakukuha. The convenience of using SendWave app is hassle-free, especially like, you know, if you have an emergency, you can just send it right away. And one thing is like, especially my mom, she's a senior citizen, she can receive the money. And one thing then is I don't have to wait for my day off to send money. Bukod sa pamilya ni Mike, isa ang komunidad ng mga Aita sa Casillejo, Zambales ang nakakatanggap ng virtual love gamit ang remittance app na ito.
Ang mga bata kasi dito parang napag-iiwanan na ng modernong panahon. Imbis na sa eskwela sila ipasok ng kanilang mga magulang, sa murang edad daw ay tinuturuan na silang maghanap buhay dahil ito lang ang kanilang nakasanayang tradisyon. Ang mga kapatid natin dito is mas gusto nila na sumama sa mga magulang para doon na rin sumama at maghanap buhay, magtanim ng gabi, sumama. Yun talaga ang tradisyon na kultura namin dito, ma'am. Pero kahit na pursigido si Teacher Jean sa pagtuturo sa mga batang ito, kulang pa rin daw ito para matustusan ang pangangailangan sa edukasyon ng ating mga kababayang Aita sa Castillejo, Zambales. Kaya sa pamumuno ni Madeline Arenas ng Jolly Box, may maliit na handog sila para sa mga kabataan ng barangay na ito. Si Madeline ay isang immigrant sa Los Angeles. Ramdam niya ang kakulangan ng tribal community sa edukasyon. Kaya pursigido siya sa kanilang layunin na makapagpatayo ng mga library sa ating bansa para sa mga indigenous tribes. Ang proyekto namin ngayon sa Castillejo, Zambales ay magtayo ng isang learning hub para sa mga ita. Ang nasa loob ng library, hindi lang puro mga children books, kundi mga laruan, mga learning toys, chessboard, arts and crafts, painting supplies. Ang next project namin ay maglagay ng mga computer na merong Adobe software para matutunan nila kung paano mag-drawing sa in digital world bukod sa lapis at papel. Fees, fee-free, exchange rate. A very good exchange rate. At sa tulong pa rin ng app money remittance na tulad nito, mas gumaan at mas napabilis ang pagtapos ng kanilang project library. Gamit ang app, kapag may kailangang idagdag sa budget ng pagpapagawa sa library, tulad ng mga bagong silya, pagpapapintura at kung ano-ano pa, ipapadala ito ni Madeline at mabilis na matatanggap ni Teacher Jean ang pera via online wallet. Sa pamamagitan po ng SendWave Remittance app, mabilis na po nating tatanggap yung mga tulong na pinapadala po nila sa atin. Napakahalaga ng SendWave sa Jolly Bus kasi 7 chapters kami, iba-iba yung iba-ibang team, hindi team sa Marinduque, may team sa Lucena, Quezon, may team sa Cavite, Las Piñas, Taguig, Cebu. So, napaka-importante sa akin ng SendWave na walang fee kasi simultaneous ang padala namin. Pero kung merong remittance fee ang bawat sender, napakalaki na magagastos ng Jolly Box. Nagkaroon ng pag-asa ang ating mga kababayang Aita sa Castillejo, Zambales. Kahit sa simpleng pagbabasa at pagsusulat na kanilang natutunan, baka sa kanilang mga ngiti ang pasasalamat dahil sila'y taus-pusong napaabutan ng tulong. Iba na talaga ang panahon ngayon. Nasa Pilipinas ka man o abroad, pwede mo nang maipadala ang pagmamahal at mga yakap mo online. Isang click mo lang, parang katabi mo na rin ang mahal mo sa buhay dahil milya man ang layo. Kaya pa rin iparamdam gamit ang virtual love. Ang Valentine's Day sa Pilipinas, big deal yan! Dapat remarkable, dapat unforgettable ang moment at dapat espesyal. Kaya ang tanong, may perfect spot na ba kayo para i-celebrate ang araw ng mga puso kasama ng inyong date? Kung wala pa, nako, eto na ang mga rekomendado naming pasyalan at kainan para sa you and me time ninyo. Let's fall in love at kiligin ang sabay-sabay sa mga love spots ngayong love month. Ang mga Pilipino ang isa sa pinakaromantikong tao sa buong mundo. Bigay todo kung magpakita at magbigay ng pagmamahal sa mga taong kanilang napupusuan. Mula sa regalo hanggang sa lugar kung saan magde-date, kailangan planado. Kaya may mga rekomendado kaming lugar na tiyak na magpapainit palalo ng inyong feelings sa isa't isa. Let's check this out! Kung iniisip ninyo na pang family and friends lang ang theme park, tulad ng Enchanted Kingdom, think again! Aba, love spot din ito para sa mga lovers! Surprise!
Kasama ang mga artista at cast ng bagong romantic comedy ngayon, ang Good Will, na pinagbibidahan ng ating very own Rated Corina director, Opa ng Bayan, David Chua, at young charming actress na si Devon Ceron. Parang doble date ito dahil kasama rin sa EK ang dramatic actor na si Raymond Bagatsing at ang kanyang love na non-showbiz girlfriend. Tara na at makidate tayo sa kanila! Everybody loves this place, no? It's they create memories here. And some actually would want to be back here every now and then because there's a certain place that they call home. For sure, magiging romantic din ang Valentine's date ninyo ni Joa by touring the beautiful travel destinations ng Pilipinas in just 3 minutes. Posible yan sa Aguila Experience. Kung type nyo naman ni The One to have some adrenaline rush, perfect bonding experience sa mga rides tulad ng bump cars, roller coaster, at ang legendary EK Space Shuttle ride. Ang Grand Carousel pa rin ang panalo sa romantic ride sa EK. Dahil dadalhin tayo sa back in time sa pagliligawan during the Victorian era sa England. Mas sweet and enchanting ang Valentine's sunset sa napaka-espesyal na royal dinner in the sky habang nakasakay sa Wheel of Fate o Ferris Wheel. Breathtaking ang view habang ini-enjoy ang food with your partner. Winner, di ba? Ito ang highlight ng inyong theme park Valentine's date. Second time ko na dito sa Enchanted Kingdom. First time ko maabutan ng gabi. And napaka-romantic pala niya. Hindi lang siya sa for family. Perfect din siya sa mga couples. Lalo na yung Ferris wheel, first time ko din matry yun. Sobrang sarap nung food and it was an enjoyable experience. Siyempre, masaya ako at napasaya. Napakangiti na Enchanted Kingdom si Devon at ako. Sumakay kami dun sa Ferris wheel. Masarap yung pagkain, affordable pa, lalo na ngayon Valentine's Day. Puntaan ninyo at sigurado akong mapapasagot yung mga nililigawan nyo, di ba? Yeah, the Ferris wheel was amazing kasi napaka-relaxing niya and hindi siya nakakahilo kasi hindi siya nagte-turn sa isang ano lang eh, direction lang eh. And then there's dinner and then yung music, enjoy na enjoy. Pero ang ultimate way to end the Enchanted Kingdom experience, ano pa ba kundi ang fireworks display na nagpapaliwanag sa kalangitan. Truly a Valentine's to remember. Mula sa enchanting dinner in the sky, fly naman tayo sa best beach of the world, ang Boracay. Paraiso kung ituring ang Boracay na pwedeng maging lover spot ngayong love month. At caught ba ito in the act ng press dito sa Bora? Ang sweet moments ng lovebirds na sina Direk David Chua at Devon na may you and me time pa sa beach. Ang sweet naman ha? Just love, yun ang naramdaman ng lahat sa mga larawang lumabas sa social media. Nakita ang kaswitan ng binabansagan ngayong Churon as in David Chua and Devon Ceron ng mga fans at netizens. Trending din sila online dahil sa on and off cam na kaswitan ng dalawang co-stars. It must be love na nga ba para sa dalawang lead stars ng seryeng Good Will? No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Pero wala pa rin tatalo sa sunset ng Boracay. Sobrang intimate and breathtaking. Top of the list talaga ang Boracay dahil all in now with world-class hotels, accommodations, and amenities. You can never go wrong with Boracay this Valentine's Day. Kung
gusto nyo namang magpakalayo-layo from the hustle and bustle of the city at mas trip ninyo ang quiet time with sweetheart, where else to go? Sumubok naman kayo sa El Nido sa Palawan. Love spot din ang El Nido ng real and real-life couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Anytime pwede nyo sila ma-on the spot sa hotel na pagmamay-ari ni Catherine ang Isla Amara Boutique Hotel, nang ibig sabihin ay Island of Love. Pwede i-explore ang mga amazing rock limestone cliffs at mga pristine emerald lagoons, isang paraiso sa lupa at siguradong solve ang V-date nyo. Siyempre, ang perfect place to stay ang Seda Leo sa El Nido. Seda Leo, just by scale, is one of the largest resorts in El Nido. I offer 3 hectares of rolling grassland. We have a river, 3 swimming pools, a 4-kilometer stretch of beach, in-house reef. Really, anything that you're looking for in an island destination, Seda Leo's got it. 5-star accommodations, napaka-elegante ng mga rooms. Kumpleto pa sila sa mga amenities. Pwede ring iseta pang lunch by the beach. Busog na ang tiyan, busog pa ang mata sa stretch of white powdery sand beach. Mula sa mga beach paradise ng Pilipinas, mag-road trip naman tayo sa south of Manila, ang Quezon Province. Hindi lang pampamilya kundi isang lover's haven din ang Casa Esperanza sa Lukban. 2 hektaryang lupain na pag-aari ng nag-iisang divine diva si Shasha Padilla at ng kanyang partner na si Conrad Onglao na isang arkitekto. Welcome to Casa Esperanza. If you love nature, you want to breathe fresh air, feel the wind on your face, hear the sound of birds and cicadas, then this is the place for you. Tahimik at nakakahanga ang landscape ng paligid. At para sa mga lovers, perfect place ito to celebrate love. Ang interiors napaka-comfy and homey. Pwedeng mag-relax maghapon. Namnamin lang ang buhay probinsya. Bukas ang Casa Esperanza bilang isang bed and breakfast love destination or for the family. Pero kung ikaw ay on a budget at gustong magtipid ngayong Valentine's Day, no problemo dahil pwedeng-pwede nyo pa rin i-celebrate ang araw ng mga puso na hindi masakit sa bulsa. Sagot yan ng Sogo Hotels naman. Isang budget love place na may mga special Valentine's offerings para sa mga lovers. Kaya mga daddy at mommy dyan, relax lang at planuhin na ang inyong Valentine's date. Treat nyo na ito sa sarili at mag-you and me time naman muna kayo. May mga special rooms ang Sogo na pwede ninyong pagpilian para mag-spend ng time together. Parang isang fairyland ang pakiramdam sa loob ng butterfly room. Mapapakanta ka naman ng Under the Sea ng Little Mermaid sa loob ng Oceanarium room. Full of mystery and suspense naman ang alok sa Stranger Things room. Feeling royalty naman sa Disney Princess Room. At ito pa, lahat ng special rooms may bathtub. Winner ang refreshing bubble bath nila. Meron ding mga malalaking rooms na pwedeng pampamilya tulad ng Regency Room, Deluxe Room, Executive Room. At may Valentine's treat din na naka-ready para sa inyo. Mga all-time favorite Pinoy food. Budget but quality, yan naman ang pangako nila sa kanilang mga kliyente. Ang Valentine's Day ay isa lang araw na inilalaan para i-celebrate ang pagmamahal. Kaya kahit ipagdiwang man ito ng simple o bongga, budgeted man o sobrang mahal, ang mahalaga, quality time. Dahil ang best love spot ngayong love month ay pwede naman kahit saan basta kasama mo lang ang iyong The One. Isa lang
ang puso ng tao, pero kung gaano karami ang kanyang kayang mahalin? Well, ang tanong ay, sino ba ang taong nagmamay-ari na raw nito na nakakaalam? Nako, eto na. The more the merrier, yan ang sagot ng kilalang negosyante turned politico and lover boy na si former Governor Chavit Singson. Literal ha, sangkaterba talaga ang kanyang minamahal. Pero easy lang dahil hindi naman daw lahat ay puro babae. O, naintriga kayo, no? Mag-ready na ang mga Marites dahil eto na ang revelasyon sa The Loves of Chavit. Ang pangalang Luisito Crisologo Singson o mas kilala sa tawag na Chavit ang minahal ng kanyang mga kababayan sa Ilocos Sur. Pero bago pa ang ingay at kontrobersya sa politika at negosyo, born charmer na si Chavit. Pero bakit nga ba siya tumatak at napalapit sa taong bayan? Sino ba si Manong Chavit noon sa kanilang lalawigan? Mula sa kilalang pamilya sa Vigan ang mga Singson. Sa murang edad, maagang nasabak si Manong Chavit sa pagninegosyo na pagmamay-ari ng kanilang angkan. Noon pa man, kita na sa Ilocanong bata ang husay sa pakikisama. Pero mas nakilala at minahal ng Ilocandia si Manong Chavit nang pasukin na niya ang politika. Kahit hindi ito ang karerang gusto sana niyang pasukin, wala daw siyang magawa dahil taong bayan na daw ang nag-upo sa kanya sa pwesto dahil sa kanyang pamilya. Naging gobernador ng lalawigan at di kalaunan, naging isang kongresista. Naging mas matunog ang pangalan ng madikit sa mga kilalang personalidad at mga kaibigang politiko. Pero sa dami ng kanyang napagdaanan at kontrobersya na alam nating lahat, ang isyu ng pagiging chick boy at sweet lover daw niya ang hindi mamatay-matay. Para sagutin niya isa-isa ang mga tanong na hindi masagot dati pa. Ngayong espesyal na araw ng mga puso, inimbita tayo ni Manong. Handa na raw siyang buksan ang laman ng kanyang puso. Kasama ang buong Rated Corina team, lilipad tayo gamit ang kanyang private plane papunta sa kanyang paraiso. Treat ni Manong Chavit sa amin ang pagpasyal sa kanyang probinsya. At mula sa himpapawid, kitang-kita na ang kanyang ipinagmamalaking baluarte. Sa kulang isang oras na biyahe, touchdown Ilocos Sur! Sa unang pagkakataon, eksklusibong ipinakita ng loverboy ng Norte ang kanyang bagong gawang kastilyo. Estimansyon pala, dito sa bayan ng Narvacan. Ang kanyang bagong love nest na Santorini ng Greece ang kawangis. Sa laki ng lugar, kayang-kayang patirahin ni Manong lahat ng kanyang minamahal dito. And the long wait is over dahil eto na, handa na nga siyang sagutin lahat ng tanong ng bayan. Totoo nga bang marami siyang minamahal? At para malaman natin ang iba pang mga love of his life on this Valentine's episode, the lover boy himself, Manong Chavit Singson, is in the house. Actually, his house. Tanong, nakailang Valentina ka na? May calculator ba kayo dyan? Hindi, lover. Nature lover. Nature lover. Pati human. Baka iba maintindihan ang tao. Pati human nature. Oh. Pero sa totoo lang, nung bata ka pa, marami ka ng girlfriend, sunod-sunod. Medyo. Hindi nagkakasabay-sabay o nagkakasabay-sabay din? Hindi. Kung minsan, hindi mo maaboy kung minsan. Na-meet mo sila, meron hindi ka na makaiwas. So, sinong umaayaw? Siya o ikaw sa relasyon? Well, nagkakasala sila.
hindi ko lang i-mention kung paano, but ako, hindi ako nakakasala. Mabait ako sa kanila. Hirap ang tanong mo, pahirap na pahirap. Ayun naman pala, siya daw ang naloloko. Binukod din niya ang sarili kung paano siya manligaw. Anong style mo ng panliligaw? Matyaga ako. Nanghaharana ka pa ba? Ano ba ang mga sinaw? Anong araw? Oh. Nanghaharana ako. May dala-dala akong singer. May tingin gitara pa. May dala kang singer? Oh. Ba't hindi ikaw yung hindi ako marunong kumanta eh. So may singer ako. May tigatugtog. Tapos sumisinta ka lang, umaura ka na lang na gano'n. Ano lang ako. Manong, ano ba? Talaga ba? Tapos sumisilip sa bintana? Ano bang secret para mapa-oo ang babae? Well, kailangan pakita nila na mabait ka. Importante sila sa katotohanan. At sa tanong kung magarbo ba siyang makipag-date, simple lang ang sagot ni Manong Chavit. Wala naman magastos. Kung i-dinner mo isang babae, siyempre sa magandang lugar. Ako, sa yate. Eh kung dadalhin mo sa mumurahin, hindi ka makakaligaw. Depende. Kung magaling ka mag-joke, hindi na mapapansin yun. Pero doon mo makikita kung gusto ka o hindi. Nabanggit mo minsan sa akin na gusto mo pa rin ikasal kung mahahanap mo ang the one. Siyempre, kung magliga ko, sabihin mo totoo. Pagaya ko, binata ko eh. Wala na akong asawa, namatay na asawa ko eh. Malaking bagay yon. Malaking bagay yun. Yung mga iba, nang niligaw, may asawa pala. Talo ko sila. Ako walang asawa, binata ko. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Pero higit kanino pang mga babae, prioridad ni Manong ang kanyang mga anak. At sila daw ang top of the list na love sa kanyang buhay. Pero alam nyo ba kung ilan lahat ang mga anak ni Manong Chavit? Dalawa lang ang anak niya. Dalawang dosena. Okay. Natatandaan mo lahat ang pangalan nila? Hindi. Minsan tawag ko panganay, bunso, gitna. No. Totoo. Nagagalit ka pag hindi ka binibisita? Hindi naman. Masaya rin ako pag dinadalawang. Oo. Kung makikita ninyo ang Christmas tree ni Manong, kasi Pebrero na pero may Christmas tree pa rin siya. Okay. Andiyan lahat ang mga loves niya. Yung 24. Uy, magaganda. Yeah. Yun lang ang dekorasyon ko. Yung mga anak ko nandyan. Oo. Mga pogi at magaganda. Giit ni Manong, mabuting ama naman daw siya at hindi siya pabaya. Pero bilang isang tatay, isa lang ang hiling niya sa kanyang mga anak. Education nila, kailangan matapos nila lahat pag-aaral. Dahil yun ang tunay na yaman, yung education. Knowledge is wealth. Correct. Pera nawawala, bahay nawawala, lupa nawawala, pero dunong hindi nawawala. Correct. Para may ano. Kahit ngayong wala siyang pwesto sa politika, patuloy ang kawang gawa ni Manong Chavit. Patunay dyan ang bagong gawang public market sa Narvacan. Pang world-class ang design dahil may dancing fountain pa at ang materyales hindi tinipid at dekalidad. Abala din siya ngayon sa bago niyang love, ang pagpapagawa ng mga proyektong papakinabangan ng kanyang mga empleyado. Passion daw niya kasi ang pagbuo ng mga infrastruktura na siya mismo ang nagde-design. Tulad ng mga bahay na ito, ang hugis, barko, para sa kanyang Coast Guards at Kapitan. At ang isang ito, nahango sa seryeng Crash Landing on You para naman sa kanyang mga FA at piloto. Natutuwa rin ako eh. I enjoy it. So, at marami tulad namin ang nag-i-enjoy din. Yes. Patuloy din ang kanyang bukas pusong pagtulong sa mga kabataang gustong makapagtapos ng pag-aaral. Paano na-develop yung pagka-charitable mo na ganun sa mga nangangailangan? Wala. Nung naimbita ako, nakita ko rin yung lugar. So agad-agad naniwala ako. So hindi sayang dahil talagang may pinupuntahan. Oo, hanggang pagtanda nila. Ang ano ko lang kuminsan, yung mga humingi, hindi ako sure kung talagang kailangan eh. So bine-verify ko rin. Pero hindi lang ang mga babae, mga anak at mga kababayan ang laman ng puso ni Manong Chavit Singson. Dahil bukas din ang kanyang puso sa mga hayop, patunay dyan ang itinayo niyang santuaryo ng mga animals, ang Baluarte. Kanlungan ng napakaraming klase ng hayop ng ilan, endangered species pa. Ano ka na in love sa mga hayop? Noong bata pa ako, marami akong alaga.
bata, may maalagang butiki, ano lang maalagaan ko. Tapos pusa, baboy, ano, talaga mahili ako sa hayop. So, nagkaroon ako ng koleksyon sa Balawarte. Para sa akin lang. Tapos maraming pupunta. So, ginawa ko ng zoo, tapos libre lahat. For 25 years, libre lahat, walang ano. Ito ang latest na nagpatibok naman sa puso ni Manong. Hindi tao at hindi rin hayop. Ito na, ito ba niyo? Ang lahat ang nakaabang na nakangiti. Halos hindi na isang gadget ang tawag ay the golden gun. Parang James Bond. Pakita mo ang ano? Ito na. Yung golden gun na yan. Golden gun, pamaril sa puso. Pamaril sa puso talaga. Na kapag talagang kanyan ikinasa, lahat napapaamo. Okay. Maril na ngayon si Manong ng pera gamit ang money gun na binili pa niya sa abroad. Ang sarap daw kasi sa pakiramdam na kasabay ang katuwaan, nakakapamudmud pa siya ng tulong pinansyal kahit papaano sa kanyang mga kababayan. Totoo nga, confirm na itong si Manong Chavit ay isang lover boy. Isa siyang taong mapagmahal at may malaking puso para sa lahat. Hindi lang sa mga chicks, kundi sa mga makabuluhang bagay na lahat ay makikinabang. Dahil para sa kanya, ang Valentine's Day ay hindi lang pang lovers, kundi ito raw ay para ipakitang pagmamahal at malasakit sa lahat ng nangangailangan. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!